Magandang hapon po sa bawat isa. Friday na naman at welcome po sa ating gawain. So bago po yan, hayaan nyo po na magpakilala po muna kaming nandito sa studio. Ako po pala si Ate Adi. Ako naman po si Ate Ali. Ako po si Prince. And welcome back sa TGIF! So bago po natin simulan ang gawain ito, yan, nanyayahan ko po ang bawat isa na sama-sama po muna tayong tumulog sa panalangin. Let's close our eyes and pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa nagdaang na week at sa patuloy na pagsama niyo po sa amin. Tuninga, as we continue to serve you, Lord God, as we continue to talk regarding sa topic na pag-uusapan namin mamaya, ikaw ang sumama, ikaw ang gumabay, itago niyo po kami sa inyong likuran. At nawa, Panginoon, malugod ka at tuloy na pagpalain niyo po ang mga taong makikinig dito, Lord God. Maging ganun din, pinagkakatiwala po namin lahat sa iyo, especially yung gawain na ito. Ikaw ang pumagitna, ikaw ang sumama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ating lahat, kami po ay nagagalak na makasama kayo muli sa ating awitan at kagaya po ng ating kakantahin sa araw na ito ay ang kalungkutan ko ay iyong pinawi, kagalakan ang iyong ipinalit. So sama-sama po tayong umawit ng panibagong awit sa ating Panginoon. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita.
oras na to, wini-welcome ko ulit ang bawat isa sa ating segment na pinamagatang Spill the Tea, kung saan tayo magtatawanan, tanungan at tatalakayan ng mga latest issues and teas ng mga kabataan. So this day, ano nga ba yung topic natin? Actually, it is something na we can relate to. And it is something din na masasabi kong hindi nagkulang ang ating mga leaders to remind us regarding with this topic. And it is very interesting talaga. Especially, alam ko na there are really some situations kung saan parang natetest talaga yung faith na meron tayo as we walk dun sa journey na meron tayo sa ating Panginoon. So, ang title ng ating topic for this day is Loving Our Enemies. So, na-excite ba kayo? Yun. So, para sa ating reference, sabi sa Matthew 5:44, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." So, malinaw na isinulat sa Matthew na mahalin daw natin ang ating mga enemies and also pray doon sa mga taong nagpa-persecute sa atin. So, ginagawa mo ba yun, Ate Adi? Yes. Di ko yung kaya? Oo. Okay. So, kanina, yung binasa ko lang is yung parang glimpse ng whole reference na meron tayo. Pero hayaan nyo na basahin natin yung pinaka-full text na meron tayo this afternoon. So, ano nga ba yun, Ate Adi? So, makikita po ito sa Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Nahayaan nyo pong basahin namin ni Kuya Prince? Yes. So, ako po sa 43 to 45, then 46 to 48 ka, Kuya Prince. So, sige po, basahin natin. Verse 43, "You have heard that it was said, love your neighbors and hate your enemy. 44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. 45, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rains on the righteousness and unrighteousness." Verse 46, "If you love those who love you, what reward will you get? Are you not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that?" Verse 48, "Be perfect therefore as your heavenly Father is perfect." Thank you po sa inyo, Kuya Prince and Ate Adi. So, let's move forward sa ating topic for this afternoon. So, during daw the American Civil War, marami daw mga bitter feelings na nag-arise during that time. And si Abraham Lincoln, nagkaroon siya ng isang opportunity na mag-speak ng kind words about dun sa South. And merong isang shock na bystander ang nagtanong sa kanya. Sabi niya, "Madam, do I not destroy my enemies when I make them my friends?" Yun yung ni-reply ni Abraham Lincoln. And after a century, si Martin Luther King, nag-comment siya doon sa reply ni Abraham Lincoln. Sabi niya, "This is the power of redemptive love." Wait lang. Yan. So, in calling disciples of Christ to love their enemies, si Martin Luther King daw, look to the teachings na itinuturo ng ating Panginoon, ni Jesu Cristo. And ni-note niya doon na, although tayong mga believers, we might struggle to love yung mga taong nagpa-persecute sa atin and yung mga taong nakapag-gos na masaktan tayo. Wait lang, nasan na ako? Wait lang, guys. Nalilito ako. Ayan. Pero, sa ganung paraan doon, nag-grow daw yung love na meron tayo
through a consistent and total surrender sa ating Panginoon. So kapag nagmahal daw tayo sa ganitong paraan, continue ni Martin Luther King, doon natin malalaman and mai-experience yung beauty and yung holiness na meron yung Panginoon sa ating buhay. And ni-reference din ni Martin Luther King yung sermon doon sa Mount kung saan sinabi niya, "Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven." So alam naman natin na nung nabuhay si Jesus dito sa earth, hindi naging madali yung buhay niya. In fact, 'di ba, napakadaming taong nagpo-persecute sa kanya. Sa dami rin ng taong nagmamahal sa kanya, ganun din yung dami ng tao na may hatred towards Jesus. Kasi parang nature nating mga tao na hindi tanggapin yung truth. Ang tinatanggap lang natin is yung something na magbibigay sa atin ng comfort, 'di ba? So bilang mga anak ng Panginoon, we are commanded na hindi lang basta patawarin yung enemies na meron tayo, but to also love them. Sabi nga kanina, 'di ba? It might be hard for us na believers na mahalin yung mga taong nakasakit sa atin or yung enemies natin in short. Pero na-quote din ni Martin Luther King na kapag nagmahal tayo sa ganong paraan, mararanasan natin and malalaman natin fully and magagrasp natin fully yung love and yung holiness ng Panginoon sa ating buhay. So nag-a-agree ba kayo doon? Yes, di ba? So hindi lang naman natapos doon yung gusto ng Lord, kasi sinabi rin dito na ang Diyos, nag-promise siya na tutulungan naman niya tayo na mahalin yung enemies na meron tayo. Siyempre, bilang isang tao, hindi talaga natin kakayanin yon. Pero with the guidance of our Lord, alam naman natin na lahat ay posible sa Kanya. Diba? So, iwanan ko lang din yung last, ano na to. Sabi dito, with God, all things are possible. Yun nga, gaya ng nasabi ko kanina. Siguro sa, kung pagbabasihan natin yung kakayanan ng isang tao, hindi niya talaga kakayanin yun. Lalo na kapag ganun kalalim, yung naging pain na ibinigay sa kanya ng isang tao na yun. Pero kung pipiliin niya talaga and magsisik siya ng guidance ng Panginoon, kakayanin niya yun. So, ayun, dako na tayo sa ating mas maganda pang diskusyon ngayong hapong ito. So, ano nga ba ang ating question number one? Pwede bang basahin ni Kuya Prince? Ayun, sa ating question number one, with your own words, how would you define an enemy in today's context? So, explain ko na rin, no? Siyempre, in today's context, marami na tayong definition of definition ng iba't ibang mga bagay. So, para sa atin ba, ano yung definition natin na enemy natin yung isang tao? Sino gusto mauna? Si Adi. Oo. Ayan. Siguro sa akin, in my own words, yung definition ko ng enemy is the one that who break my trust. Parang ganun yung itsura niya sa akin. Kumbaga, someone you have conflict, pero hindi yung conflict na mababaw. Deeper than what you see. Diba? Minsan alam naman natin, may mga moment na naiinis tayo sa kaibigan natin, so may eme-eme tayo, galit ako sa'yo, diba? Hindi tayo ba, kaaway kita, ganun siya. Pero hindi siya ganun. Hindi ganun yung definition for me ng enemy. Enemy, ito yung klase ng tao na kahit anong kita mo sa kanya, meron kang galit. At the same time, parang you cannot trust that person at the very least, at the very moment na meron ka. So, yun para sa akin yung definition ng enemy. Yun. Baka ikaw, Ateline, meron. Ano nga ba? Parang ang hirap i-define eh, no? Kung ano yung enemy para sa'yo. Pero sinabi naman dito in today's context, kung si Ate Adi para sa kanya, someone na nag-betray sa kanya or nag-break ng trust niya.
para naman sa akin, yung enemy para sa akin is yung isang tao or isang sitwasyon na nag-put sa akin sa isang great agony. So, yun. Yung parang, ano kasi, ako yung klase ng tao na parang, hindi naman yung totally unbothered, pero simula nung may mga bagay na nangyari sa akin, parang natutunan ko na hindi magbigay ng masyadong maraming attention sa lahat ng bagay. Parang pinipili ko lang talaga yung paglalaanan ko ng effort, ng attention. So, parang mahirap din para sa akin ngayon na makahanap nung tao na matuturing kong enemy. Kasi parang feeling ko, hindi naman sa parang wala akong care sa kanila, pero kasi pinoprotektahan ko din yung sarili ko. Na kung magbibigay ka ng attention sa lahat ng tao na yon or somewhat, parang mas mabilis kang mabibreak. Diba? So, yun, para sa akin, yung enemy is yung nagpuput sa akin or nagbibigay sa akin ng great agony. So, yun. Kuya Prince, baka. Wala ko, tanong lang. So, yun, siguro sa akin, ano, ganun din, katulad kay Aline. Parang, ang hirap nga i-define ng ano no ng enemy kung alam mo sa sarili mo na ano, hindi mo na gaanong parang pinapansin or pinapansin or binibigyan ng sobrang importansya yung mga bagay na nagkakaroon ng conflict. Kasi yung enemy naman, ang root nun ay nagkakaroon kayo ng conflict, di ba? So, ano, parang naalala ko dito yung sa psikolohiyang Pilipino. Sabi kasi doon, yung mga Pinoy, siyempre, mga Pinoy naman tayo, yung culture ng Pinoy, lagi silang ma-emotion. Example, yung mga, sa kanyari sa bahay, di ba? Kanyari, yung nanay at tatay at mga anak, di ba? Hindi gumagalaw yung mga anak, pero alam na nilang marumi or madumi, or makalat pala, makalat yung bahay. Tapos magagulat sila, sisigaw yung nanay nila, or yung tatay nila, di ba, na makalat. Kumbaga dun sa ano, sa part na yon sa sitwasyon na yon, di ba, hindi unang-una hindi naipot ng nanay yung na-express niya yung emotion niya na galit siya, pero hindi niya na-inform yung mga anak niya kung bakit siya galit, di ba? So, di ba yung mga ganong scenario, nagminsan nagli-lead siya into ano, parang mas nagkakaroon tayo ng hatred sa mga magulang natin. Kasi pa, iba't lagi ako, lalo na kung mas marami kayo, tapos parang ikaw lang yung feeling mo na ano, na laging napapagalitan, gano'n, di ba? Nagkakaroon ng conflict nga. So, gano'n nga, sa sikolohiyang Pilipino, sabi nga doon, mas ma-emotion yung mga Pinoy. So, hindi nila na-inform yung bawat, yung tao na, sabihin natin, nakakagalit niya. Hindi niya na-inform na nagagalit siya. Or, ayun nga, hindi niya na-inform. Kung ba, parang emotion lang. Siyempre, magugulat yung tao na yun, di ba? So, parang ganun nagli-lead minsan yung feeling natin, enemy natin, yung isang tao. Kasi, feeling natin, hindi tayo napapakinggan. Or, in the contrary naman, sa kabilang banda, masyado tayong emotional towards dun sa tao na yun. So, ayun lang. Thank you po sa inyong mga kasagutan natin, Kuya. So, proceed tayo sa ating second question. Actually, parang magkakalapit lang yung mga question nito, pero maganda pa rin himay-himay natin. So, can you think of situations in your life where someone might be considered an enemy? Napa-flashback sila. Diba sabi daw kapag ano, kapag pass na huwag nababalikan. Char! pero ito yung tanong. Sige, balikan natin yan. Kalma lang ha. Walang kasamang emosyon. Magre-reminis lang tayo. Pero hindi yung feelings. Meron. Sinong gusto mauna? Si ate. Ba't ba feeling mo marami siyang kaaway, Kuya? Center of attraction pala kaya natin. Pero kidding aside, siguro sa akin, diba, going back dun sa definition ko, someone who
betray my trust or broke my trust. Siguro, isa sa mga may example ko na lang to is yung, ito na, siguro nung high school, part ako ng circle of friends na yon. Then, sa circle of friends na yon, pinot nila ako sa situation na nagkakampihan sila. Tapos, ako pala yung gusto nilang, alam mo, uso yun, alam mo, uso yung group-group gano'n. Nagkakampihan sila. Tapos, gusto pala nila akong tanggalin sa group na yon. Hindi backstab yun eh. Parang kami nag-roleplay. Alam mo yon, ang scene, di nila nila ako sa CR. Tapos, uy, nahuli kita, ganito, ganyan, ganyan. Such, okay, na-confront nila ako. And, seeing that situation, nagalit ako sa kanila kasi nagbigay ako sa kanila ng trust eh. Pwede naman nilang sabihin all throughout na, ay, ayoko na namin. Huwag ka na sumama sa amin. Pero, at the back of my mind, bakit ganun pa yung ginawa nila sa akin? Oo, kasi ano sila eh, 4-1. Ganun yung setup. So, paano ka lalaban dun? Diba? So, parang, kaya, alam kong mahirap sabihin yun, pero kung ayaw nyo, pwede nyo naman sabihin, ayoko sa inyo, ayoko sa iyo, diba? So, that point, that very moment, nung ginawa nila sa akin yun, I feel betrayed. Tapos parang nasira talaga yung trust ko. Kasi, alam mo yung nagkonsabahan silang apat. Akala ko sa TV lang nangyayari yun eh. Hindi pala, na-experience ko din siya. At that very moment, talagang, ang bigat ng loob ko sa kanila. And every time na makikita ko sila, kaklase ko yun ah. Hanggang grade 10. Pero sa awa naman ng Lord, napatawad ko naman sila. Ayun naman yung maganda. Pero going back to that scenario, yun talaga yung masasabi kong galit ako. Masasabi ko talagang, ayun, ano na? Enemy sila for me. Kasi, nilagay ako dun sa posisyon para ako mismo yung magalit sa kanila. Without me notifying na ito lang naman yung gusto namin mangyari. Kumbaga parang, pinatungan nila ng pinatungan, di ba? So, putting me in that situation, anong iisipin ko? Di ba? So, yun yung masasabi kong, yun is isa sa mga naalala ko na talagang nag-put sa akin to have someone na kagalitan ko talaga. Yung alam mo yun, lumayo yung loob ko sa kanila to the point na parang ayaw mo na silang makita. Parang ganun. So, yun yung akin. Ako, ano ba? Parang ano, wala akong ma-consider na enemy. Hindi, parang siguro kasi yung personality ko, hindi ako expressive nung galit ko. And at the same time, feeling ko parang naka-waste lang siya ng energy o yun, ng time, ng energy pag na-express ko yung galit ko sa isang tao. Pero, siguro, ma-consider ko na enemy nun. Kasi ako yung tao na pag kunyari, meron akong close na kaibigan or kapamilya na parang na-agrabyado. Tama ba? Tapos, doon ako mas naiinis kasi feeling ko tawag ba sa feeling? Basta yung feeling na alam mo yun, parang yung kasi kapamilya, kumbaga yung affection sa towards doon sa tao, tapos parang ina-api siya. Parang mas naiinis ako sa ganun kaysa sa ako yung ina-api kasi lakas makaano. Kaya binubuli na lang, ganun. Parang, kumbaga sa bully part, sila yung binubuli, tas nakikita ko sila na binubuli sila. Parang mas lalo akong naiinis sa ganun. Kesa, parang mas okay, di man mas okay, pero ako parang feeling ko kaya ko naman tanggapin yung ganun. Pero pag ibang tao, lalo na pong mas close sa akin, mas naiinis ako. So, parang meron akong experience dun sa pinsan ko ata. Kasi di ba uso dati yung nagbabanatan, yung nagsusuntukan. Tapos, ayun, nag-aayaan ng suntukan. Tapos yung parang pinsan ko na yun, nagulpi siya. Nagulpi siya nung nakaaway niya. So, parang ako, galit na galit ako doon kasi mas matanda sa amin yun. Tapos parang ginulpi siya. Kaya parang nung bata ako, grades ko lang ako nun eh. Paglaki ko, bubugbugin ko rin yan. ganun yung feeling.
Ganun yung feeling. Pero nung lumaki naman ako, di ko naman na ano, nawala na yung galit. Parang naging kaibigan ko pa nga yung ano, yung nakaaway nun ng pinsan ko. So, ganun din sa akin. Ganun. Parang ayun yung experience ko na parang naituring ko na enemy yung isang tao. Ayan, thank you po. So, ako naman, something na marerecall ko. And tas makakonsider ko na. Siguro yung ano, siguro yung pinaka-latest, pero hindi, ano na siya, years before pa. Siya yung naaalala ko kasi yun yung pinaka-latest. Hindi, yung parang naging past trauma ko nung senior high. Kasi, tawag dito, sila, parang sila magbabarkada. Although, wala silang ginawa sa akin indirectly. Pero kasi, shumera ako. May pagka-shumera ako. Hindi, parang medyo malakas din kasi yung guts ko. So, and malinaw naman talaga na yung ginagawa nila is something para ma-put me into discomfort. And yung bagay na yun talaga, na na-put talaga ako in great discomfort. Kasi dumating ako sa point na yun nga, ayoko na pumapasok ng school. Eh ako pa naman yung parang tao na gustong-gusto ko nag-aaral. Pero biglang, sabihin, pag bago ako pumasok ng school, kinakabahan ako. Alam mo yun, talagang umiiyak ako kay mama kasi ayoko pumasok ng school. Basta yun. Yun. Tapos, hanggang dahil kahit na wala silang parang pinaka-direct na ginawa sa akin, parang indirect, dahil sa bagay na yun, parang nadamdam ko yun for so many years, hanggang sa parang na-realize ko na nakulong ako sa unforgiving heart, which is nag-suffer din ako. So, yun. Yun siya. So, pwede niyo po bang basahin yung third question, Ate Adi? Sige, yung third question, sabi dito, what challenges do you face in loving those whom you perceive as enemy? So, ano-ano daw yung mga kinaharap mong pagsubok in loving them? So, andun tayo sa ano, sa moment na sinusubukan ulit natin silang mahalin, diba? Syempre, alam naman natin na hindi madali. Na part of forgiving them is loving them, eh. So, ano-ano yung mga circumstances na hinarap natin nung panahong we're trying to redeem, or kumbaga parang tayo mismo, eh, hindi na lang sila yung humingi ng forgiveness, eh, pero yung tayo mismo yung nagbigay nun sa tao na yun. Ano-ano yung mga kinaharap natin? So, may gusto kong mauna sa inyo? O, yan, si Ate Aline. Ako na lang siguro. Kaya lang nang na-share ko just a while ago. Yun nga, isa sa pinaka nag-struggle talaga ako. Yun nga yung nakulong ako sa unforgiving heart. To the point na ilang taon bago ko na-realize na sila din naman biktima ng kaaway. Diba? So, lahat ng mga taong nakasakit sa akin is just a victim ng plano ng kaaway para, and ginamit sila para saktan ako. So, before yun yung hindi ko matanggap. Kasi I really take things too personal. Isa yun sa ano ko. So, yun. Basta, may mga bagay, lalo na before, tinatake ko talaga yung mga bagay personally. Siguro may pagka-sentimental din kasi ako. Kaya ganun. So, yun talaga nahihirapan ako magpatawad. Pero, dahil din sa mga sitwasyon na kinaharap ko, mas natutunan ko ngayon na mas, yun nga, imbis na mag-extend ng galit, mas mag-extend ka ng understanding sa kanila. Kasi hindi mo rin naman talaga alam kung ano yung sitwasyon na meron sila. Unless, kahit nasaktan ka nila, magbibigay ka pa rin ng effort to really know kung bakit nga ba nila ginawa yun sa'yo. So, ngayon, masasabi ko na napatawad ko na talaga sila. Although, may mga bagay akong ginawa before para makalaya talaga ako dun sa hold sa akin ng kaaway. Ang ginawa ko talaga nun, ano, hindi ko lang sila basta in-unfollow, in-unfriend ko talaga. Pero hindi ko naman blinock. Nag-unfriend ako, hindi lang sila, pati
lahat, halos lahat ng classmates and connections na meron ako nung senior high, tinanggal ko talaga sa friends list ko. Kasi meron akong discomfort talaga na nararamdaman. So, pinrivate ko yung mga accounts ko kasi ayokong magkaroon ng kahit anong connection sa kanila during those times. Pero ngayon naman, kung magkakaroon siguro ng pagkakataon na magkikita ulit kami, siguro ngayon, hindi pa ako 100% ready. Pero masasabi ko na I am doing much better than before. So, kahit na hindi ko na-open sa kanila na ganun pala yung naging epekto ng ginawa, and yung impact ng ginawa nila, parang kahit papaano mas magaan na yung loob ko. Kasi, yun, naniniwala naman ako na yung forgiveness, pwede mo siyang ibigay kahit hindi siya hinihingi sa'yo. Although, iba pa rin talaga yung feeling kapag hiningi nila yun sa'yo. Pero, di ba ngayon, Panginoon, although ang gusto talaga ng Lord talaga is in order for us, for Him to forgive us and to redeem yung self natin, kailangan nating mag-ask ng forgiveness. Pero alam mo yung moment pa lang na parang napatawad mo na sila kahit kasi parang ngayon wala kaming means of connection eh. And parang ayoko din munang magkaroon ng means of connection with them. So ako na lang yung nag-adjust. Napatawa rin sila. So, yun. Ayan, thank God. Alin, so, isa sa mga gusto ko sa mga sinabi mo is yung we are all victim lang din talaga. No? So, we cannot blame someone who made mistake sa atin. Pero kasi the thing is, they have a choice to do that, diba? Pero again, we will going back na ang kaaway naman talaga ay kaaway. Gagawa at gagawa siya ng paraan for us to be broken. Especially yung mga taong malalapit sa atin, di ba? Gagawa at gagawa talaga siya ng way. And siguro, in addition, dun sa sinabi ni Atalin, sasagot na muna ako yung pins. So, siguro sa akin, isa din sa masasabi kong pinaka-nahirapan ako na ang tawag din, challenges to do, no? Para, alam mo yun, mahalin ulit sila. Is yung giving them the thing na hinihingi nila once na napatawad sila. I remember, ibang scenario naman to. I have this friend na gusto niya kasi kapag napatawad ko na siya, bumalik kami sa dati. O, di ba? Bumalik kami sa dati. And parang walang nangyari. Parang hindi niya binulabog yung pamilya ko. Hindi, alam mo yun, parang hindi siya nagkaroon ng malaking damage. Parang wala siya nagawang damage sa akin. To the point na parang ang gusto niya mangyari is like, alam mo yung pinagpipilitan niya pa nga na sabihin sa akin, patawarin mo na ako, bumalik na tayo sa dati. Parang walang nangyari. Parang, hello, te, may feelings din naman ako. Sabi ko sa kanya, napatawad na kita, pero it doesn't mean when you forgive someone, you will go back to the place, di ba? Kumbaga, sirane, pero sabi ko, napatawad kita, pero hindi na tayo babalik dun sa dati. Kasi kasabay ng pagpapatawad ko sa'yo is yung pagkalimot sa mga nangyari. Meaning, kailangan ko din intindihin yung sarili ko. Kumbaga, kailangan ko ng peace. Kagaya nga na sinabi ni Ate Aline, para lang din matulungan niya yung sarili niyang mag-cope up. Para matulungan lang din niya ulit na mamahalin, i-heal yung self niya. Siyempre, kailangan niyang palayain yung sarili niya by giving forgiveness. But it doesn't mean na magkakaroon kayo ulit ng connection. I think naman siguro kapag nakita kayo casually, you can talk to them naman somehow. Pero any connection parang ayaw mo na kasi somehow can make you trigger dun sa mga nangyayari, ba? Diba? So parang ganun lang din sa akin, no? Mahirap siya, ibigay yung hinihingi. Pero sometimes you should claim your peace na lang din talaga. Papatawad mo sila, mamahalin mo pa rin sila. Pero not in a sense na ibibigay. Kumbaga parang kagaya ni Adeline, I'm on the process of healing. Kasi syempre ang gusto nga ng Lord when He said, love your enemy is talagang you can be friends with them, di ba? Pero hindi pa siya at the very least, at the very moment. Meron siyang proseso. Pero I think, mas masabi kong much better ako ngayon. Na kaya ko siyang i-face, kaya ko siyang makausap, pero having a connection with that person again, I think, hindi pa siya fully built. And yun naman yung binibuild natin, di ba? Kasi ang gusto nga ng Lord,
mahalin natin sila kung paano natin minamahal yung ating mga neighbors. So, ayan lang sa akin. Oo. Meron pa ba? Parang wala na ako masasagot doon. Siguro, yung sa akin, ano nga, di ba, sabi ko kanina, ano, hindi ako matanim ng galit. Yung towards me. Pero yung pag-towards sa others. Kaya, ayun nga, pagka-close ko, tapos parang nagkaaroon ng conflict, doon ako mas na nagagalit. So, siguro yung challenges doon, parang may part doon siguro na pwedeng magkaayos na yung dalawang ano na yun, di ba? Dalawang party na yun, tapos ako parang may galit pa rin. Kumbaga naiwan na yung galit, di ba? So, ano siya, parang ang magiging dating nun, syempre magiging pangit yung ano, yung katulad ng example ko kanina, di ba? Naging pangit yung image sa akin nung na-conflict nung pinsan ko kasi nga, di ba, nagkaroon ng ano ng away. So, ano, kumbaga parang nawawalan ako ng idea na ano, na parang magbabago or ang idea ko dun, ang tingin ko dun sa ano, sa tao na yon, masama na agad. Kumbaga parang hindi ko na tinignan yung other side kung bakit nga ba nagkaroon ng conflict towards sa kanilang dalawa. Siguro ayun yung challenges na ano, na face ko noon kasi parang, dahil nga syempre, yung ka-close ko, ayun, doon ako kakampi, di ba? Kumbaga, hindi ko na intindihin yung ano, yung side ng kabila. Kasi, mas close ko to eh, kumbaga parang ganun. So, ayun, para sa akin, ayun yung challenges na kinaharap ko. So, yun, dao na tayo sa ating panghuling question. Sabi dito, if you feel conflicted about loving those who oppose you, how could you submit those feelings to God? So, di ba, shinare nga namin kung ano yung mga naging challenges namin towards dun sa loving our enemies. So, paano nyo ba sinubmit yung mga, ayun nga, yung mga unforgiveness, yung mga, ano pa ba? Parang hinuhold natin na patawarin sila, mga ganun. Paano ba natin sinubmit yun sa ating Panginoon? Sige, ako na magsisimula. Siguro ako inumpisahan ko yun, magkaroon ng ano, ng tawag dito. Di naman magkaroon ng paki sa ibang tao, pero ilesen yung pagkakaroon ng affection sa towards sa ibang tao, lalo na kung ganun, di ba? Yung example ko, conflict nila yun eh. Pwede namang di ako madamay dun, pero pinili kong madamay, di ba? So, sa ganong sitwasyon, mas okay na ipairalin mo muna yung peace sa sarili mo. Kasi, kaya naman nilang ano, i-resolve yung conflict na yun, di ba? And, ayun, mahirap siyang gawin, lalo na kung ma-emotion kang tao. Kumbaga yung care mo doon sa tao, 'di ba? Kung sobrang tamang term doon. Pero parang kung sobra mong gusto yung isang tao or inaalagaan or nagte-take care ka doon sa tao, mahirap siyang gawin eh na parang parang isang na lang ay wala nang pake. Hindi mo sa walang pake eh, pero yung ano kasi natin yung affection natin parang ang hirap niya kontrolin, 'di ba? Lalo na pag ano, malapit sa yung tao, mahirap, lalo na pag nakikita mo nag-struggle yung isang tao, di ba? Mahirap kontrolin na ano, na, tawag dito, hindi fully makisama or makisimpatya, tama ba, or empathize na sa isang tao. Pero minsan kailangan mo rin, hindi, minsan, yung pag-care mo sa tao, hindi lang siya about, alam mo yun, yung pagiging clingy or pagiging ano sa kanya. Yung laging nandyan sa kanya. Minsan, part ng pag-take care mo sa isang tao, yung, alam mo yun, iuupo ka lang, tapos mag-arant siya, ganun, diba? Mga ganun mga bagay. Iba-iba yung way natin para alagaan yung bawat isa. So, siguro, ayun yung, ano, yun yung isa sa mga bagay na sinabit ko kay Lord. Yan. Siguro sa akin naman, maliban doon, nag-agree ako doon sa sinabi ni Kuya Prince na somehow you should not involve into something, lalo na kung kakainin yung energy mo, to think na parang
deserve ba neto na patulan ko yung mga ganun pagkakala. Pero anyway, siguro sa akin, if I find conflicted about loving someone who opposed me, paano ko sinasubmit kay Lord? Siguro may mga moment na ano eh, na the more na naiinis ka siguro, dun mo kailangan, yung urgency na mag-pray dun ka, lumapit. Tsaka the more na nakikita mo siya, alam mo yun, parang, yun din siguro yung way ng Lord for you na, yes, I can do this. Kaya mo siyang mahalin. Kaya mo siyang, alam mo yun, parang unti-unti naman, huwag kong bibiglayin yung sarili mo. Pero siguro, isa sa mga ginagawa ko pag ganun is, kapag nakikita ko yung tao na lang, hindi ko pa siya nakikita actually, going back dun sa sinasabi ko kanina, hindi ko pa siya nakikita, pero sa socials ko kasi before, nakablock talaga siya sa lahat. Pero ngayon naman, parang, ayun nga, siya yung nagpa-follow sa akin. Ay, yung ganun, hindi, finalo niya ako, pero I let him, alam mo yun, para sa mga ganun pagkakataon, parang, sinubmit ko na lang kay Lord na parang, Lord, nakakapagod magkaroon ng hatred, nakakapagod magkaroon ng trust issue sa mga tao. If I can trust you, bakit hindi, di ba? Kumbaga parang, kung hindi mo kaya magtiwala sa mga taong, again, kung hindi mo na sila kayang pagkatiwalaan, magtiwala tayo sa Panginoon. Sa mga panahong nahihirapan tayo, lumapit tayo sa Kanya. Especially kapag, siyempre, hindi mo may iwasang mabwisit ka eh. Kapag nakikita mo talaga yung mga taong kinainisan, wala na yung galit na galit ka. Minsan, mandun tayo sa peak nga ng emotion. Sabi nga ni Kuya Pins, emotional tayo eh. Kapag nandun ka sa peak, gusto mong magsabi ng masasakit na salita. Parang gusto mo siyang gantihan sa ginawa niya sa'yo eh. Pero, the more nararamdaman natin yung mga ganong bagay, dapat the more tayong lumalapit kay Lord. Kasi nga, di ba, sabi nga nila, yung araw na hindi ka nagpipray, the more na parang feeling mo may kulang. How much more sa panahong galit na galit ka, tapos parang isinasarili mo lang siya. Mas mahirap yun. And let's learn how to have peace lagi. Sa panahong napaka-chaotic, let's see the wonders, the beauty ng bawat sitwasyon na nangyayari. Kasi never naman tayong papabayaan ng Lord. Ang Lord nandyan lang to help us and to guide us. Kailangan lang talaga natin lumapit. Ayan, thank you. So, to sum it all up, ako naman siguro, simple lang, para masubmit natin fully kay Lord yung nararamdaman natin. Siguro let's take time to sit with our pain or with our emotion. Pero not too long. Kasi binigyan tayo ng Lord ng emotion for us to feel it. So kung nagagalit ka Lord, nagagalit kasi talaga ako sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon, huwag mong i-repress na, di Lord, okay lang. Kasi kung the more na nire-repress mo, mas magkakaroon niya ng mental, emotional, and physical manifestation sa'yo na magsasuffer ka. Pero kung hindi mo siya kayang i-open up pa sa iba, especially dun sa taong nakasakit sa'yo, yun nga, mag-take time to sit with that emotion. Sit with that emotion together with the Lord. And ilabas mo lang sa Kanya. Pero syempre, huwag ka rin maging masyadong matigas. That maging open ka rin sa mga revelations na ipapakita sa inyo ng Panginoon. So, yun. Huwag tayong mag-feeling na kakayanin natin lahat. Kasi tao lang tayo. Hindi tayo perfect. And hindi rin naman ina-expect ng Lord na mapapatawad natin agad yung mga tao na yun. Pero, habang nandun tayo sa sitwasyon na yon, yun nga, mag-seek lang tayo ng guidance ng Lord. So, yun lang. I hope na na-remind ang bawat isa. And maybe, ito yung bagay na nagsastruggle tayo as of the moment. And I believe na hindi aksidente kung bakit nakikinig ka ngayon. Kasi there is some things na gustong i-remind ang ating Lord during our discussion for this afternoon. Ayun, tapos na po ang ating gawain. At nawa po ay may natutunan kayo sa mga insights namin and sa mga experiences na share namin towards our
our ways kung paano natin mahalin yung ating mga enemies. So, yun. Taposin na po natin ito sa ating pananalangin. So, let us pray. Salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord. Salamat sa mga bagong insights, Lord, na sinare nyo sa amin, Lord. At mga po itong mga bagay-bagay na ito, Lord, ay makatulong sa amin, Lord, para mas lalo naming ma-realize yung grace mo. And at the same time, Lord, mapatawad namin yung mga tao na kinoconsider namin na enemy, Lord. At nawa po, Lord, sa hapon na ito, Lord, ay kung ano pa man po aming gagawin, Lord, ay ikaw po ang bahala na tumulong sa amin dito, Lord. This is our prayer, Lord. This is name we pray. Amen. And